ngayong episode. Dalawang six-footer ang maghaharap sa 1v1 challenge na ito. Isang athletic player mula West Africa. Laban sa veteranong Pinoy three-point shooter. Sino ang mananaig sa pagtutuos na ito? Lumabas na yung pressure, sumigaw na si Joel. Dito sa hari ng lockdown. Welcome na naman po sa panibagong episode ng Hari ng Lockdown. Yan, nandito tayo ngayon ulit sa isang private court upang saksihan na naman ang isang 1v1 challenge. At paalala lang po mga Kupex, limitado lang po ang mga tao sa lugar na ito. Mahigpit natin pinapatupad ang mga safety measures para ligtas ang lahat sa COVID-19 virus. Tama yan. Kilalanin natin ang mga players natin. Let's go! Ang una nating challenger, kilalang high flyer na import sa mga ligang labas. At kalat ang kanyang mga dunk video sa Facebook. My name is Joel Gonzalo. Mula pa sa Benin, West Africa, at kasalukuyang student athlete ng New Era University, Joel Gonzalo. My opponent is a NPBL player, star. So that is a good challenge for me to pick up myself, my game, my play. Si Joel Gonzalo ang kauna-unahang player na ating naitampok sa kwentong HoopX. Kung gusto niyo to mapanood, i-click lang ang link sa description. Sasabak din sa challenge na ito ang tinaguriang Super Albo sa mundo ng ligang labas, ang Pride ng Navotas City, ang forward ng Davao Occidental Tigers, Richard Albo. Isa lang ang dahilan kung bakit sumali si Richard sa challenge na ito. Nagtulak sa akin din sumali sa 1v1 ito para sa batang Naboteño, lalo na sa barangay namin. Kung sakaling papala rin, bibili ko lang ng mga gamit sa basketball camp para sa barangay namin. Sa barangay Bangkulasi na Botas. Young legs versus experience. Yan. Ano masasabi mo sa challenge na ito? Sobrang exciting siya kasi parang dalawang generation makikita mo parang sa isang laban. Diba? So, Gonzalo versus Albo. Oo. Ito yung episode na dapat hindi nyo palampasin. At ang mananalo dito ay mag-uuwi ng 10,000 pesos mga HoopX. Grabe naman yon. Saka pa, 1v1 lang, 10,000 na. Grabe, no? Ayan, nandito na tayo sa mechanics. Yung mapapalaban na English yan. English. So, I'll explain the mechanics. So, ang mechanics natin is, pag sumablay ang isa, automatic, sa opponent na yung bola. So, wala tayong offensive rebound. So, 1-8 ito. At best of 3. Sa normal possession, 1-8. If you miss, there's no offensive or defensive rebound. So, automatic defense will get the ball. It's okay. I understand. Yeah, it's a best of 3. Yeah. Simulan na natin. Matinding bakbaan na to. Yan! Let's get it on! Meron tayong pag-giveaway na HoopX merch. Yan! Tingnan nyo, panoorin nyo ang buong video na to. So yan, start na tayo mga HoopX. Game 1 tayo. Miro agad. Two zero. Okay, Super Albo. Bang! 4-0. Grabe. Naman yun.
number 2. Maganda ang ipinapakitang depensa ng dalawa nating challengers. Kaya hirap sila makakuha ng puntos sa unang game na ito. All four. So yun, ayan, timeout tayo ngayon. Medyo nagiging factor talaga yung init. Ayan, makikita natin kung sino talaga yung kondisyon. Tayin lang natin sila, tapos tuloy-tuloy na tayo. So, all 6 yung score, all warning na. Mukhang inaalat sa shooting ang dalawang manlalaro. Dagdag hirap pa ang init ng araw na kailangan nilang tiisin sa best of 3 format ng larong ito. Time out for me. Ramdam na agad ni Joel ang pagod sa unang game na ito. Okay, 7. Seven, panalong game 1 si Super Albo. Pinalay kong challenge na to, syempre, kagabi, yun, umalik sa akin yung dalawa kong anak, tapos yung wife ko, yun, ginugundak nila ako sa game ngayon. Ayun, para din talaga sa kanila, tapos kay God sa Barangay Bangkulasin namin. Here we are 1-0. I still have 2 games. I think if I win this morning, we have a menu for my friends, also brothers. I think it is one opportunity for me to help them, so I will do my best for Dines. So ayan, game 2 na. So simulan na natin sa labang Super Albo. Ah,
sa nakikita nyo, mas labang talaga super alam mo sa shooting. Nagiging factor kasi talaga dito yung init. Nakalesen talaga ng energy. So ayan, nakashoot na. One all. Ayan, ganyan yung athleticism ni Gonzalo. Sa game 2, dito na ipinakita ni Joel ang kanyang young legs at athleticism. Kailangan niya manalo sa round na ito para makabalik sa serye. Bawal lang. Kasi against the mukhang gumagana na ang outside shooting ni Super Albo. At delikado si Gonzalo kapag magtuloy-tuloy ito. Yes sir, 4-2. So ayun, bawa. All 4. Kailangan makuha ni Gonzalo yung panalo para mayroon tayong do or die game. Yan, nasa initan sila ulit. Grabe talaga yung shooting. 6-4, so warning na warning. Yan na, pinasok na sa loob. 6-5. Depensa na naman, hindi. Nakikita mo mga ka-upex. Di ba? Grabe na yung depensa ni Gonzalo. Kailangan na makashoot ni Gonzalo na isang 3 point para all last sila kumbaga kasi 2 points tsaka 1 point. Yung galawan niya. In favor of Albo. All six. Bang! So, foul? Good ball? Foul. Foul. It's 2 points, right? No contact. Holy shit. Why? Foul counted ba? Di ba tumawag? Ay, kala ko Chinese eh. Oy! Counted ang huling tira ni Joel. Kaya magkakaroon tayo ng do or die game. Ayun, ganoon talaga eh. Wala tayong magawa. Ganda yung laro kasi ito rin yung challenge namin talaga, yung solar game talaga. Yung init, lakas makapagod, tapos mga bangga-banggaan pa. Ayun, napatagalan na lang talaga ng resistensya talaga hanggang sino matira, matibay. I will make a hard defense for the last game, do or die. Really tight defense to him, so it's my first time to play in that kind of condition, so it's not really easy. So far naman, maganda naman yung nilalaro natin dalawa. So ayan, ang gigi-clear lang natin yung mga tawag. I-remind ko lang, no foul counted na. No foul counted. Experience versus young legs. Sino ang mananaig sa laban na ito? So last game to, ayan, ito yung bakbakan. Ang lakas to. Grabe. Kanina, yung back down. Medyo mahirap. Nakapagod. Pag dire-dire. So yun, 2-1 na tayo mga ka-upex.
clear foul, clear foul. 2-1 in favor of Joel. No, James, James. It's in the air. You call a foul. Late call, James. Kanina, sabi ni Sir Aldo, sarap ng init. Pero nakapagod yun. Oh! 2 points, 2 points. 3-2, 3-2, 3-2. Tough shot, tough shot. Five to five. Natin yung gagawin ni Joel. Mira din. Bumawi. Favor of Joel. Change favor na. Sige, sige. Super Alex. I'm family, bro. Are family, bro? Naramdaman na natin yung mga pagod nila dahil sa hinga. Ngayon, nagiginig. Behind the box, step back. Wala. Good. That foul, that foul. Push, push. Foul, PNP. It's too easy, man. Before you see, you lost already. Wow, man. No, man. Foul, foul. Come out for him. Come out for you. Oh, it's okay. No time out. Nice game, nice game.
siyempre nakita nyo naman, so ang dami niya ng tinira. Siyempre, papasok at papasok, ayun, pag-try ka ng try. So ayun yung try niya huli. Ayun na yung panahon. Advantage kasi talaga pag napunta ka sa 6 talaga. Pero congrats pa rin sa dalawa, congrats pa rin sa dalawa. Ganda na pa. Yan, so ayun mga OPEX, tapos na tayo sa laban natin. Nakita natin na nanalo si Idol Joel. Yan, siyempre good game pa rin kay Idol Albo. Yan, gandang laban pinakita. So siyempre tatanungin natin kung anong mga naging experience nila. Unayan natin Super Albo. Oh, sanay naman tayo sa ganitong laro, kaya lang, di tayo sanay na ganito yung laro, best of 3. Kala ko yung sa laro. So ayun, yun yung masasabi niya sa challenge kasi natin. Kasi yung challenge sa best of 3, tapos tirik na tirik yung araw. Kumbaga, patagalan na lang talaga. Yun lang, talaga maganda rin talaga yung depensa ni Brother Joel. Tapos yung offense niya talaga, kahit good defense ka na, wala, better offense yun sa kanya eh. Lahat tayo magawa. What can you say about the game? Seriously, that was a really crazy challenge. Because Idol Albo, seriously, he's really good. He have too much experience. I had to make my defense very hard. But I just said to myself, I need to win. I was really focused about all the defense. So when I block it, I said, yes, I make it. Congratulations, Joel, you will win. 10,000, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 10,000. Na, 10,000. Congratulations. Thank you. Congrats pa rin kay Super Albo at tatanggap siya ng consolation prize. Na 2,000 pesos. So nakita nyo yung last episode natin na Super Albo episode. Nagsabi siya doon, ang mapapanalunan niya ay mapupunta sa mga batang tinuturuan niya mag-basketball. Hindi siya pinalad ngayon. Pero ang Hoopex Basketball magbibigay pa rin yan ng equipments para sa mga batang tinuturuan ni Super Albo. Dahil isa siyang Super Albo nga. Tutulungan natin si Super Albo dahil meron siya mabuting puso. Yan! Sorry guys, hindi tayo pinalad pero maswerte tayo. Meron Hoopex na kahit hindi tayo pinalad, bibigyan nila tayo ng mga katulad ng bola para magamit nyo sa pagtuturo ko sa inyo. Guys, thank you Hoopex talaga. Madadagdagan yung mga gamit namin sa barangay namin. Yan! So yun mga ka-Hoopex, sana na-enjoy nyo po ang episode na to. Ayan, abangan nyo po ang mga susunod nating episode sa hari ng lockdown. Ayan, maraming salamat sa panonood. Till next episode, peace! Shoutout nga pala sa 3S House of Shots Basketball. Please follow their Facebook page at 3S House of Shots. Yan mga Hoopex, welcome sa X Vlogs at congratulations na agad dahil umabot ka sa ating dulo ng video. Yan! Dahil meron tayong pag-giveaway na Hoopex merch. Yan! Bang! So yan, meron ano naman tayong pag-giveaway. Ano yan, paita natin. Uy! So yan, ang papag-giveaway natin ay ang Mr. Beast nating Hoopex hoodie. Yan, so napakaganda na ito, limited edition lang to. So ayun, ang mechanics kung paano mapanalunan, yan ang ating Mr. Beast hoodie. Ayan, syempre itatimestamp nyo lang ang best move na nakita nyo sa video na ito. Best move ni Super Albo or ni Joel. Ayan. Kunwari, 5 minutes and 12 seconds. Yan. Yan. By the way ni Albo, sobrang ganda. Yan. Mga ganyan. Mga ganyan. Siyempre, huwag nyo rin kalimutan ilagay yung size nyo sa comment yan. So yun, pipiliin natin ang best moves na naka-timestamp mga ka-Hoopex. So yun, galingan nyo. Tingnan nyo, panoorin nyo ang buong video na to. Hanggang sa susunod na episode ng Hari ng Lockdown. Peace! Shoutout nga pala una. Salamat sa Hoopex. Marami kayo natutulungan ng mga tao na yung mga nawawala na ng pag-asa, nabibigyan ng pag-asa ngayon. Ayun na, shoutout din pala sa kay Kuya Joseph Calma, tapos sa kasama ko dito SK Chairman ng Bagong Bayan South, SK Joed Calma, tapos sa kasama ko Jerome Bravo, kay Christian na taga Dasma, tapos yung mga boss ko, Boss Beric Cortez, Boss Ben, tapos Boss Glenn Madrid, my friend Adrian Hernedo, my daddy, Filipino, Ariel Yadunes, mom, Mama Cecil Yadunes, all of my friend from barangay
Tondo,